Magandang umaga, champa. Jerwin Angkas, our IBF world champion. I think every Filipino, no? Kahit ako, nung sinabi kong former, nagbubuhol yung dila ko eh. Because for us, you are still our champion. So, champ Jerwin, natapos itong matira ang matibay. But, alam nating lahat, may pinaghahandaan ka, hindi ba? Ngayon po, naghahanda po ako sa sunod na mga plano na laban ko ni Coach Jubin at ni Sir Shan. At ito po, kahit nung pagkatalo ko po, bumalik agad kami sa training, ganun pa rin yung kumbaga na ako pagkain nagbabaka sa ali pa na makaakyat ulit sa taas at basta tuloy-tuloy lang ako sa pag-iinsayo ko kung ano mang sabihin nila ako sa akin last session kung ano mang mga plano nila. Ito pa rin po ako, ganun pa rin yung ano namin ni Coach Jubin po, yung nagawa namin ni Coach Jubin po. I think, champ, nakakuha ko ng go signal to say, no, na we are naghahanda tayo to regain your belt, which is rightfully yours, ano. So, itong rematch na ito, champ, gaano kahalaga ito sa'yo? Kasi, ang dami mong choices, aside from this. But, of course, na naging, kumbaga, ang naging decision ng iyong team is to go after your belt, ano, and reclaim the IBF belt. Yung una talaga, ma'am, si Coach gusto na talaga akong pakyatin yung timbang kasi yan nga yung nakita niya. Ako po yung, kumbaga ako yung naano kay Coach na Coach, wala ano, pwede pa ka, pwede ako makai-rematch ulit kasi may rematch naman talaga. Sabi ni Coach, buti na lang po at pumayag naman si Coach na bumalik ako sa 115 at sana matuloy yung ano namin, rematch namin at salamat ako kay Coach na pinayagan niya ako kasi yun talaga yung ano ni Coach na pakyatan na talaga ako ng timbang. Sa akin talaga nanghinayang ako sa ano sa rematch at baka makuha ko yung ano, baka makuha ko yung magandang kondisyon at malaro ko yung laro ko. Yun na nga, champ, going back siguro, magbalik tanaw tayo ng kaunti, ano. In that fight, ganun naman eh, paglaban, ano, talagang may, it could be your moment, wedding moment ng kalaban. Ano siguro yung napulot mo dun sa laban na yun na sa tingin mo makakatulong sa'yo in your rematch? Or ano yung mga things na adjustments na ginawa nyo ng team ninyo para pag makaharap nyo muli si Martinez, tama? Oo. Meron ng pagbabago sa iyong, kumbaga, how you deal with him? Sa mga nakita namin, ma'am, no, nakita namin, ma'am, pag maganda yung condition namin, sabi nga ni Coach, kaya ko daw na, pero hindi pa rin ako mag, kumpiyansa, kumbaga, kung ano man yung maidagdag namin sa palagi kong dami akong natutunan dun sa laban na yun. Dami din kami natutunan dun talaga. Simula nung pagkuha ng timbang sa kondisyon namin. At yun po. Kumakuha ko lang talaga yung magandang kondisyon sa laban. At siguro maano pa natin yung galaw natin. Kumbaga mapino ko pa yung galaw ko. At gusto kong laruin yung laro ko. Hindi yung laro niya kasi yung nilaro ko nung last laro ni Martinez po. At hindi ako naka-adjust. So, sa totoo lang, hindi ako naka-adjust agad sa laban. Kung naka-adjust man ako, utak na lang. Utak na lang talaga yung kumbaga gusto kong ganito. Gusto kong ganito yung galaw ko pero hindi na magawa ng katawan ko. Yun po. Nakikipagsabayan na lang ako kung nagbabakasali, makakuha ng tibot, makapatumba, pero hindi po nabigyan. At yun po, sa sunod na laban po, siguro kung matuloy yung rematch namin at magandang kondisyon natin, baka magawa natin yung gusto natin gawin at makakaya natin, sana makuha natin ulit yung event.
napaka-humble ni Champ Jerwin, you know, kung iba pa to magdadahilan din, 'di ba, Champ, na kumbaga ikaw tinanggap mo na yun nga nangyayari yun, Champ, hindi naman, imagine world title fight 12 rounds, hindi ba? Kumbaga yung mental preparation mo dun sa laban na yun eh, no? Lahat na mental, physical. Masasabi mo ba ngayon na talagang given this second chance, ano yung mga bagay na, kumbaga, nag-adjust ka ba mentally, physically, yung diet mo, in-alter mo ba? Ano yung mga gagawin mong bago dito sa next cup mo sa rematch? Para sa amin, ma'am, hindi ko muna pangunahan kung ano mang maano ni Coach Aaron. Pero may madami kaming gagawin at i-improve pa sa sunod na laban at kumbaga i-ano namin, itatry namin, hindi lang try, talagang pagsikapan namin na magawa namin ng paraan na ma-ano namin yung style ni Martinez at magtutulungan po kami kung paano sila coach magbibigay ng instruction sa akin kung anong gagawin, kung anong dapat i-improve, at ako naman at sisipagan ko pa yung, kumbaga, kung nagkulang ako sa sipag ko, sisipagan ko pa at kumbaga yung sinasabi nga nila kung saan yung limitasyon ng katawan mo sa pag-training, gagawin ko po, kasi gusto ko pa po talaga na makuha yung title at siguro po kung hindi mo naman siguro doon na ako magpapasya na talaga akya, pero sa tingin ko kaya ko po talaga mag, kasi nung nag sa timbang naman wala, hindi naman kami talaga nagproblema sa timbang eh, kaya pero nagano lang sa timing siguro sa pagkuha, kasi yun nga po yung postpone, ganyan na hindi ko na idadahilan yung nasa taas ng ring na talaga yung yes. Ano niyan eh, sa adjust eh, hindi lang talaga ako naka-adjust at yun po, pag dating nitong sunod na laban ko, yung sabi nga po na rematch, makita niyo po lang paghirap namin at gusto namin ay makita na kaya pa namin. And syempre, hindi lang naman para sa iyo to at sa pamilya at sa team. Syempre, para sa bansa ito, di ba? Yun nga po eh, yung kumbaga, sabi niya yung mga tulad nga po nung interview kanina na kami nangangarap lang din po kami ng mga boxer na maging world champion. Pero nung mahawakan mo yung title, iba na pala yung hawak mo. Hindi na pala, kumbaga, hindi pansarili mo lang, pansariling oo. Gusto mo lang. Doon mo na, lalo na yung nakadepensa ako ng mga dalawa, tatlo. Dami nang nagko-comment na para sa bayan. Doon ko naramdaman talaga na ano, mami, hindi lang pala ako ang ano nito, may hawak nito, buong ano pala yung nagsumusuporta pala, lalo na sa boxing po, yes. Na lalo na mga kapwa ko boxingero na nagbibigay mensahe na tol, kaya mo yan, ano mo yan, ma-defense mo yan, pag sinabi na nilang atin, parang yun talagang marama mo na hindi lang ako yung ano nito, ako yung damdamin mo. Iba yung ano eh, pakiramdam na parang ni ikaw yung nag-represent sa bansa po na nakahawak ng title, kasi yun nga po, bihira lang din po talaga sa atin sa mga Pilipino na ilan lang makahawak ng world title, at mahirap din talaga kunin yung world title. Saka sabi ko, doon ako anong nakuha ko, kasi parang ano lang eh, parang pang ano lang eh, nakakuha ko. Pride, diba? Oh, wow. Parang nakakuha ko. Pero nung maraming mga nag-comment, nag-suporta, na hindi para sa akin, hindi pala ikaw lang ang nakakuha, buong ano pala, buong halimbawa mga boxers, community, masaya sila na nakakuha ka ng ganun. Yun po. Pag makuha pa natin po, sana ako nanong pinagdasal ko talaga na sana mabigyan pa ako ng magandang kondisyon dito sa labi. Of course, and yun nga, champ, no? Let's invite ating mga kapwa Pilipino, mga boxing fans, everybody ano, to support your next fight. Malaking bagay yung suporta, champ, hindi ba? Kung ano naman, ma'am, kung walang suporta talaga, parang mahinaan ka talaga na
loob. Pero yun talaga po, yung iba yung mga Pilipino din po talaga pag sumuporta po sa hindi lang po sa akin, sa mga buong boxers po na sumusuporta po sa lahat po ng Pilipino na sumusuporta sa mga kapwa kong boksingero po, sila po din po yung ano talaga. Dahilan kung bakit ka nandito pa rin yung mga boxers nangangarap na maging world champion at napaka-importante po talaga yung suporta po. Yes. Napaka-halaga po tulad po ninyo sa mabigyan kami ng minsan, mabigyan kami ng advice kung anong gagawin at ano pang magandang gawin eh. Yes. Yun po yung inaano namin. Oo. And yun nga, finally, champ, no? Aabangan nila. Wala pang date, hindi ba? Itong rematch natin. Wala pa naman po. Plano pa lang po. Yun pa lang yung naano namin. Basta kami, handa lang kami kung kailan yung laban at saan. Basta kami ni coach, ganun pa rin yung ginagawa namin. Ano pa rin, stay lang sa gym, focus lang, training pa rin. Ganun lang at... pag nandiyan na yung laban, pa-condition na lang kami. Yun. So maraming salamat, Champ Jerwin. And we wish you all the best. Supportahan natin, mga ka-Dynamite, si Champ Jerwin Angkahas sa kanyang quest para bawiin ang kanyang IBF World Championship belt. So, maraming salamat po sa lahat ng DB Dynamite. Yes! Thanks, Champ!